At dito tayo ngayon sa Soka City. Ano ngayon? December 19. Sabi nila, Qatar Day daw kahapon. Sabi nila. Okay, I'm not inviting about. Okay. Sa ngayon, nandito po tayo sa Soka City at tatalakayan po natin ang mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa relihiyong Islam. Cameraman, okay na? Record? Ride na. REC. Record. Okay. So, tatalakayan po natin ang mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa relihiyong Islam, Christianity, Hinduism at Buddhism. O kahit mang sa sosyal o sa politika na may kaugnayan po ang relihiyong Islam, inshallah. Dito ay tatanggap kami sa mga katanungan, mga pangutana, pamangkot, nga papakla, manghang, mapait, mapait, mapakla, kahit anong mga klaseng mga katanungan, tatanggapin po namin. Kung kami po ay hindi makasagot, sasabihin po lang namin ay sorry, hindi po namin alam ang sagot. Islamic po yon. Bawal po sa Islam magsagot na hindi po tama yung sagot. So, kung hindi po namin alam, sasabihin lang po namin, hindi po namin alam ang sagot. And that is Islamic. Sa mga kababayan natin na bago pa lang dito, for our brothers who cannot understand Tagalog also, we are inviting you to be here. And inshallah, if you have some questions regarding to our religion, Islam, inshallah, we would like also to stress our answer. And inshallah, you can expect from us respect and honor to your questions. Okay? So, sa mga kababayan po namin na wala, first time nila, wala sila last Friday or previous Fridays, ako po ay magpakilala sa aking sarili. Ako po ay si Abraham Romas. Ay hindi po ako Muslim na katutubo. Hindi ako Maranao. Hindi ako Tausog. Hindi ako Maguindanao. Hindi ako Calagan. Pero Muslim po ako. Kamag-anak siguro ako nila Pulapo, Cebuano. Cebuano ako kasi nga Muslim. Kasi akala ng mga Pilipino sa atin, karamihan na Pilipino, pag Muslim ka, Maranao, Tausug ka, Maguindanao, Muslim ka. Well, hindi na alam na may mga Muslim na Cebuano. May mga Muslim na Ilunggo. May mga Waray pa nga eh. Actually, ang unang relihiyon sa Pilipinas, wala pang mga Kristiyano ay mga Muslim na sila. Ang relihiyon nila ay Islam. Okay, may mga Ilocano na mga Muslim. May mga Amerikano nga eh. May mga Arabo din na Muslim. Kasi marami sa atin na sa Pilipinas, pagdating sa Saudi Arabia, nagtaka sila, may mga Muslim daw sa Saudi Arabia. Mga Arabo daw, mga Muslim, nasyak sila. Dahil akala nila, yung mga Muslim ay taga Mindanao, nagnanganga. Eh pagdating nila doon sa Saudi Arabia, eh, mga Arabo din pa, ang ganda mga babae. Muslim din pala. Ha? Pagdating na sa Qatar, eh Muslim din pala ang Qatar. Ha? Nagtaka sila. Dahil akala nila taga Mindanao, Muslim. Ha? Pag nagnganga ka, pag dugo yung ang dinudura mo, ay Muslim yun. Ha? Pag hindi niya naintindihan yung salita, mula ka sa Mindanao, akala nila pagaling ka Mindanao, Muslim. Hindi. Ako, isinilang ako ng Mindanao. Kawit, Kauswagan, Lanao del Norte, Cebuano, Cebuano ako dung. Oh, laro mo ng mga Cebuano. Oh, Cebuano ko kayo ko. Dako ay. Kasi usapan yung pag Cebuano na baliskaton pa ng pagka Cebuano. Cebuano dyo kong dako. Pero Muslim ko. Okay? Nga nung Musliman ko, kay nag-Muslim ko ni Adtong Miaging 1981, nag-Muslim po ako. Sabi nila, eh, mahirap pong mag-Muslim. Bakit? Ay, hindi ako makapagsalita ng Arabic eh. Pwede ba mag-Muslim, hindi ko marunong mag-Maranao? Pwede ba mag-Muslim, hindi ako marunong mag-Tausog? Pwede bang mag-Muslim na hindi ako magsalita ng Maguindanao? Yung mga katanungan, hindi natin masisisi ang ating mga kababayan na mga hindi mga Muslim dahil yun din ang mentality. Yun din ang mga mentality ng mga katutubong Muslim. Karamihan. Hindi lahat, ha? Karamihan. Noon doon ako sa Colon. Colon, ha? Hindi ako snatcher sa Colon. Nagbibinta kami ng mga aklat sa Colon, Cebu. Ha? May lumapit sa akin na isang kababayan ng Maranao. Okay, nagtao sa Maranao. Sabi ko, ano yun? Pero marunong ako ng Maranao. Nagpapretend lang ako hindi ako marunong. Anak ka ba Maranao? Lalong kaki. Ha? So sabi ko, bakit? Tinagot ko siya ng sabi sa ano man. Di ka kayo makapatir sa Maranao. Anak ka ba Muslim?
Hindi daw ako Muslim dahil hindi ako makapagsalita ng Maranao. Ha? Mayroon pa, pag hindi ka, bang hindi ka makapagbisara in Tausog, bukon ka Muslim. Ha? Sabi ng mga Tausog, pag hindi ka makabisara ng Tausog, hindi ka Muslim. Maguindanao naman, Bonal Mambo na hindi makapagtalo sa Kyoto sa Maguindanao. Ha? Hindi daw Muslim, sabi nila. Hindi, hindi ganun. Ha? Muslim ka, pwede kang ma-Amerikano Muslim, pwede kang ma-Chinese na Muslim, ma-Japanese na Muslim. Ha? Dahil ang Muslim, hindi po tribo. Sa iakala nila, pag Muslim, tribo. Hindi, mali yun. Gaya ng Kristiyano. Ang Kristiyano ay hindi po tribo. Ha? May Kristiyano na Ilonggo, may Kristiyano na Amerikano, may Kristiyano na Japanese, may Kristiyano ng Arabo. Ay pag sinabi mo nga Kristiyano ay mga Ilonggo, ay mali yun. Dahil ang Ilonggo ay tribo. So the same, pagsabi mong Muslim, ha? Pagsabi mong Muslim ay hindi po yun tribo, kundi kabuuhan po ng mga taong sumusunod kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumusunod ni Kristo, Muslim. Pag sumusunod ka rin ni Abraham ay Muslim. Ha? So ganito po, mga kapatid. Ha? Pag sumisigaw ng malakas, akala nyo Muslim yun. Ha? Hindi, hindi ganoon. Ha? Pag may mga walang manners ba? Pag walang mga manners, Muslim yun, no? Pag hindi maligo, bihira walang ligo, baho, Muslim yun. Ha? Pag walang panuklay, hindi nanuklay. Yun lang iniisip ko noon eh. When I was a Christian, and I hygienic people, yung mga unhygienic na tao, hindi marunong maglamos, Muslim. Ha? Pag hindi marunong magtoothbrush, kilikili, may power kilikili, Muslim yun. Ay, hindi yun, hindi yun po. Hindi bawal yun, ha? Sa Islam. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cleanliness is half of your faith. Ha? Ang pagiging malinis daw is half of your faith. Nang ibig sabihin, kung hindi ka marunong mag-toothbrush, hindi ka marunong mag-power kill, patay yung power kilikili, pag hindi ka marunong noon, kalahati ng iyong iman, half of your faith is disappeared. Ha? Kasi sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cleanliness is half of your faith. Ha? Imagine, half of your faith, tapos hindi ka marunong mag-toothbrush. Ha? So hindi po. So mga kapatid, ang mga Muslim, ang paa ng Muslim ay hinuhugasan 5 beses. Ha? Yung ang Kristiyano ako, yung dati pa akong Kristiyano, minsan na hindi ako naligo, nanghilamos lang ba? Nanghilamos, 1 beses lang. Yung Kristiyano ko, ha? Nanghilamos ako, 1 beses lang yung mukha ko. Pero pala, ang paa ng Muslim, 5 beses. Pag tunay siya na Muslim, 5 beses, huhugasan niya yung ano niya, yung paa. Ha? So, minsan nga makasabi ako, grabe pala no, ang paa ng Muslim, hinuhugasan, pero mabaho pa rin. Ha? Ah, mayroon namang foot athletes, anong tawag no? Athlete's foot. Siguro may sakit. Pero hindi kabilang ang Muslim doon. Ha? Hindi kabilang. Kasi ang problema kasi sa mundo, kung anong kasamaan, may lindol, Muslim. Ha? Pati Muslim dahil sa mga Muslim yan eh. May bagyo, Muslim. Lahit na lang Muslim eh. May kidnap, may karnap, Muslim. Yun ang iniisip nila. So mga kapatid, yung Kristiyano pa ko, yun ang iniisip ko. Ha? Yung mga kabayo, yung napanood lang nyo dito, pag sinasabing Muslim, naguguluhan eh. Natatakot na ako, dati akong Kristiyano. Natatakot na ako pag sinasabing Muslim. Ha? Yung ang isa ditong nag-Muslim, sabi niya, pag sinasabi daw ang ano yun, aswang. Alauwi ka na, may aswang, hindi natatakot. Lamay irumbuang, asong ulul. Ay, hindi siya natatakot. Takbalang. Hindi siya natatakot. Ano pa? Unga-unga. Ha? Unga-unga. Hindi, manananggal. Hindi siya natatakot. Pag sinasabi daw ng tatay, sige, Muslim. Ayaw pag-uwi. May Muslim na. Ay, tumatakbo ka agad. Ha? Kasi kinakatakutan ng Muslim. Ayaw ako ba? Pero alhamdulillah, yung dati akong Kristiyano, yun ang iniisip ko. Pero yung nag-Muslim na ako, ang layo-layo pala. Hindi pala ganun, mga kapatid. May dala kami ditong Biblia, may dala kaming Quran, mga different version of the Bible, inshallah. So magpakilala muna ako sa sarili, hindi na pagpatuloy yung pagpakilala ko sa sarili, ano? Ako po ay si Abraham Rumas. I graduated from Silliman University. It was in 1988, Silliman University. Tapos po ako ng Bachelor of Science, Major in Speech and Theater. At senior student po ako ng Mass Communication sa Silliman University.
ay at dati akong ebanghelista, missionary ng Seventh-day Adventist. Binanggit ko lang ito. Bakit binanggit ko? Dahil sabi nila, yung nag-Muslim na mga Kristiyano, mangmang yun eh. Ha? Sinasabi lang, pag nag-Muslim ka raw, Kristiyano nga nag-Muslim, kulang ng ano, pitik ba? Ay, yun ang sinasabi nila. Yung nag-Muslim ako, sabi nila, nalisuan ang pag-isip na, mauna yung nag-Muslim. Oh, nalisuan daw. Alhamdulillah. Salamat na lisuan kasi ang volume at saka ang radio may liso-liso rin. Okay. Pero I can assure you, ladies and gentlemen, na normal pa rin ang aking pag-iisip. Dala-dala ko ang mga Biblia version at mga Quran dito. Wala namang version sa Quran. It's only one. To accept your questions, inshallah, regarding Islam and Christianity. Ang aking ngayon, natatalakayan for a short while, ay tungkol po sa relihiyong tinatawag na Judaism at ang tinatawag na yung tinatawag na Christianity. Okay? Mamaya, kung mayroon akong panahon, papatunayan ko rin na ang nag-aangkin mga Hudyo ay hindi Hudyo. Okay? Ang nagsasabing Hudyo, hindi sila Hudyo. Okay. Ang sinasabi ng mga Hudyo ay nagmula daw sila kay Abraham. At mayroong mga preacher, mayroong mga pare, mayroong mga ministro, pastor, nagsasabi sila na ang relihiyon po ni Abraham, Judaism. Okay? At ang relihiyon daw ni Moses, Judaism. Mayroon ding mga Kristiyano na nagsasabi na ang relihiyon ni Abraham, Judaism. At ang relihiyon ni Moses, Judaism. Ang relihiyon daw ni Jesucristo, Kristiyano. May regalo tayo dito? Christianity, nga, regalo, perfume. Akin na, daguhoy itong perfume. Isang perfume, isang descarton. Okay. Magbigay lang po ako ng, basta hindi lang Muslim sasagot ha, isa pong Kristiyano ang sasagot. Sino, ang relihiyon po, sabi ng iba, ang relihiyon daw dala-dala ni ni Jesucristo ay Christianity. Sino pong mag-isa sa kanyang kamay? Ay, may perfume po dito, made in France. Ha? May nagsasabi kasi na ang relihiyon ni Kristo, Christianity. So, sinong Kristiyano ang sangayon nito, may regalo po ako. If someone said, the religion brought by Jesus Christ is Christianity. And many Christians believe that Jesus Christ was teaching Christianity. If ever one of the audiences, one of here, will accept and believe that Jesus Christ also brought Christianity, I will give this perfume to him. Perfume. Huh? Sige. Oh. Mag-angkin man lang eh. Mahirap ba? Sabihin nga, naniwala ako nga si Jesus Christo ay dala niya Christianity with this perfume. Ako naniniwala ako si Jesus, Muslim. Ah, ikaw, Muslim ka kasi. Eh, yung Kristiyano. Okay. Okay. Anyone from the audience who will believe that Jesus Christ brought Christianity, we will give that gift. Ano ba ito? Ha, mayroon po ba? Walang naguhoy, ikaw nga hugti ko nang naguhoy, oh. Matuyok man. Aka daw. Ah, matuyok ba ka na, oh. Hugto naman ang tao. Ako'y pliers dito. Ito ang sasakyan na. Ha? O, ulitin ko ang tanong. Ito ang sakyan ng Pajero dito. Ito ang pliers dito. Ito asa ano? Paan? Asa mo? Nahin na yung Pajero sa unahan? May Pajero? O. Na, dito sa hunos. Nasa hunos doon. Kanang pliers. Di man yung madalagpaak doon. Oh. Putaw man. O, sige. O. We have our brother here. He will roam around there and bringing this microphone with this gift, inshallah. However, among the audience, non-Muslim, who will say that Jesus Christ brought Christianity, we will give this gift, perfume, without asking further. Ha, tama, isa lang tanong, wala na. Kasi maybe someone will think that we will cross-examine him. No. We will just, you just raise your hand, finish. We will give the gift, perfume. No follow-up question. No follow. Ha? Ang tanong ko, kung si Jesus ba ang nagdala ng Kristyanismo? Oo, si Jesus ba? Ganun lang yung kamay. No further question. Ibigay po yung perfume.
May shampoo pa, mashallah. Sino pong maniwala na Jesus Christ brought Christianity? Dadala-dala po ni Jesus Cristo, Christianity. Ganun mo lang kamay mo, ibiligay na niyong perfume. No further question. Wala nang dagdag na tanong. Yun lang. Kanang nag-mislip din ha. Sibuhano siguro nga, nag-mislip din ha. Kaya daw. Ganun mo lang. Si Jesus Cristo, nagkudlo o Christianity daw. Ganun lang kamot ni mo. Wala na nakiregalo. Wala na ilain na dugang na pangutana. Walang dagdag na tanong. Kasi bakas, takot si brother, tatanungin pa. Ay, wala nang dagdag tanong. However, si Jesus Cristo, ang dala niya ay Christianity. Ginanong kamay mo, ino na. Pwede rin magtanong. Kung may magtanong siya, brother. Kung may tanong, ibigay din ang perfume. Gusto ko talaga sa'yo. Kasi mabungi, ha? Hindi mo nga nalisok-liso gani, ha? Sir. Oo, sige. May sagot dito. Oo. Sa uli ko siya, pero ang sagot niya, Islam ang reliyon ni Jesus Cristo. Ibigay rin. Oo. Kahit pabor sa atin. Oo. Yeah. Katoliko siya, pero ang dala daw ni Cristo, Islam. Baka i-focus nga cameraman, baka iniisip na drama-drama ito. Pangalan niya si Bong. Bong Rebilla? Ano? Bong. Bong lang, Bong. 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 Apelido, sir. Apelido po. Francisco. Francisco. Bong Francisco. Bakit po kinikompleto namin, sir? Dahil baka ilagay ito sa YouTube eh. Baka isipin nila, mga nagdrama-drama lang yung mga Muslim. Pero, sige sir. Sarado, katoliko. Sabi pa yan nila, di kandado pa. Sabi nila, Pero ang dala ni Kristo, ayun sabi mo, sorry ha, napalo up na tuloy ko. Sabi mo na ang dala niya Islam. Pero bakit ikaw ay katoliko, sarado, di kandado? Si Jesus Cristo, Islam ang dala niya. Anong nangyari? Iharap pa nga yung speaker sa akin, yung speaker na yan, para marinig ko. Para hindi ko maririnig. Sige, sir. Sige, sir. Okay na. Tanong. Sige, narinig ko na ba? Sige, palo-up mo nga, Mr. Hindi ko naririnig, Abdul Kawi. I-modify mo nga yung komentaryo ni brother or yung tanong niya. Ang sabi ni brother, ang reliyon talaga ay Islam. Kaya lang, after death ni Jesus Christ, nang nabuhay siya, yung parang mga disipulos na ang nagpatuloy sa mensahe ni Jesus Christ. Don't start ang Christianity. Pero ang dala daw ni Kristo talaga ay Islam. Sinong sangayon nito na sinong Kristiyano na hindi sangayon? Mayroong regalo din dito. Alam ko, may mga Kristiyanong hindi sangayon dyan. Ha? Kukuha ko ng regalo. O, may regalo. Ang sabi ni brother, ang dala daw ni Kristo talaga, Islam. Pero yung wala na si Kristo, ang mga apostoles ay nagminsahe ng Christianity. Alam ko, mayroong Kristiyano na hindi sangayon dyan. Kung sino ang hindi sangayon, may regalo rin. Dito iba dito, sangayon ka at hindi ka sangayon, may regalo. Hindi sangayon. Sige, i-rewind mo yung sinabi ni brother. I-rewind mo yung sinabi ni brother. Ang sabi kasi ni brother ko, ang totoong reliyon daw ay Islam talaga. Kaso lang, nung after death of Jesus Christ, nabuhay siya, yung mga disipulos na ang nagpatuloy ng mensahe ni Jesus Cristo na Kristyanismo. Kristyanismo. Para sa akin, Abdul Kawi, hindi yung nagpatuloy, sinasalungat. Oo, hindi pagpatuloy kayo. Kung sabihin mong pinagpapatuloy, dapat Islam ang dala ng mga disipulo. Eh kung hindi man Islam ang dala ng mga disipulo, si Jesus Cristo ay Christianity ang Islam ang dala ni Jesus. Islam.
ang dala ng mga disipulo ay Christianity, hindi pinagpapatuloy. Sinasalungat ang turo ni Kristo. Pero Ustad, mag-alap tayo ng isang Kristiyano na tututulan ang alikasyon ni brothers o kamulaan ng brother. Kasalanan. Hindi ko masabi nga mali si brother. Hindi ko rin masabi nga tama si brother. Sa gitna lang ako para sigurado. Ustad, sige. May regalo. Sige, sabihin nyo lang po na tama ang mali si brother. Kung dilim, kung hindi man Abdul Kawi, kahit remarks na lang, remarks. Remarks na lang nila. Tubig daw, big. Isang real. Mayroon pala eh. Brother, salamat.